maswerteng halaman at bulaklak sa 2023. Sa 2023 ang simula ng taon ng Kuneho. Nagsisimula sa bisperas ng bagong taon ang pinaka-espesyal at puno ng mga tradisyon, kaugalian at ritual pagdiriwang ng bagong taon ng Chino. Isa sa mga kagulian ito ay ang paglalagay ng ilang halaman o bulaklak sa bahay. Inirekomenda na gumamit din ng mga halaman sa iyong opisina. Ayon sa Feng Shui, ang mga halaman na ito ay magdadala sa 2023 ng swerte, kaligayahan, kalusugan, tagumpay para sa iyong negosyo at kayamanan. Bamboo. Ayon sa Feng Shui at kulturang Chino, ang pagtanggap ng maswerteng kawayan bilang regalo ay nangangahulugan ng swerte, kasaganaan, kayamanan at kaligayahan. Sinasabi ng tradisyong Chino na ang kahalagahan ng maswerteng kawayan ay malapit na nag-uugnay sa bilang ng mga tangkay tulad ng sumusunod. 2 tangkay kumakatawan sa pag-ibig, 3 tangkay kumakatawan sa kaligayahan, kayamanan at mahabang buhay, 5 tangkay kumakatawan sa mga lugar sa buhay na nakakaapekto sa kayamanan, 6 na tangkay kumakatawan sa swerte at kayamanan, 7 tangkay kumakatawan sa kalusugan, 8 tangkay kumakatawan sa paglago, 9 na tangkay kumakatawan sa swerte, 10 tangkay kumakatawan sa pagiging perpekto at 21 tangkay kumakatawan sa pagpapala. Kadalasan, 4 na tangkay ay di inaalok dahil sa kultura ng Chino, ang salitang 4 ay medyo katulad ng kamatayan, kaya hindi nararapat bigyan ng isang tao ng 4 na tangkay bilang regalo. Karaniwang hilingin mo siyang mamamatay. Money Tree Pachira. Ang Pachira ay isang pinakatanyag na halaman sa Feng Shui. Ito ay tinatawag na Money Tree o Good Luck Tree. Kung ito ay nilalagay sa timog silangang bahagi ng bahay, pinaniniwalaan na ang pamilya ay hindi magkakaroon ng mga problema sa pera. Dahil ang Pachira ay magpapalabas ng malaking enerhiya ng kasaganaan. Dahil sa hugis ng dahon na kahawig ng bukas na palad, ang Pachira ay itinuturing na halamang nagdadala ng swerte. Crassula or Jade Tree. Ito ang halaman na kadalasang ginagamit sa Feng Shui technique. Sinasabing ang halamang ito ay umaakit ng pera sa bahay ng mga nag-aalaga dito at ito ay nakatutulong sa kanilang yumaman. Flamingo Flower. Sumisimbolo ito ng mabuting pakikitungo at kagandahan. Ito ay isang kakaibang bulaklak na lubhang lumalaban na humahanga sa pamamagitan ng personalidad at pagka-orinal nito. Sa international na wika ang mga bulaklak, ang mga bukay ng Antorium ay nagpapahiwatig ng mabuting pakikitungo, ngunit din ng kaligayahan at kasaganaan. Basil. Ito ay isa sa mga pinakakilala at mahal na halaman at maaari itong gamitin sa mga ulam tuwing Chinese New Year din. Sinasabi na ang mga nag-iingat ng isang sinulid ng basil sa kanilang pitaka ay makikinabang sa swerte pagdating sa pera at kung magtatanim ka ng basil sa labas sa paligid ng bahay ay hindi lalapit ang puwersa ng kasamaan. Magandang mag-alok ng isang palayok ng basil bilang bagong regalo sa bahay. Pinaniniwalaan na ang halaman ay magpoprotekta sa tao at ito ay aakit ng swerte at kayamanan sa bahay. Rosemary ay isang napakalaki palumpong na halaman na karaniwang itinataas sa bukas, ngunit ang mga nakapaso na halaman ay uunlad din sa loob kung tratuhin mo sila ng may espesyal na pangangalaga at pagsasaalang-alang. Ito ay isang maladamo na halaman na nagmula sa Mediterranean, mula sa pamilya ng mint na may mga dahon ng hugis ng karayom at mga asul na bulaklak. Ito ay tumutubo sa mga hardin bilang isang pandekorasyon na halaman, ngunit maaari rin itong linangin sa isang palayok sa iyong bahay. Ito ay nagdadala ng kapayapaan at kasaganaan. Orchid. Ito ay kumakatawan sa kagandahan at pag-ibig, refinement, pagkakaisa at pagkamayabong. Ang orchid na ito ay kabilang sa mga paboritong bulaklak tuwing bagong taon dahil nagdadala sila ng swerte, sigla at kahabaan ng buhay. Mga halamang nagdudulot ng swerte ay ilang mga bulaklak na maaari nating itago sa mga florera dahil sa kanilang kagandahan o amoy na ibinubunga nito. Kasama sa kategoryang ito ay ang peony, yellow chrysanthemums, puting magnolia, daffodils.
dahil sa pagnanais na protektahan ang inyong tahanan at hardin mula sa kasamaan at negatibong enerhiya. Inirekomenda na panatilihin mo ang mga halaman na nagdadala ng swerte sa bahay hindi sa bisperas ng bagong taon, ngunit para din sa natitirang bahagi ng taon.